Oh, gigil ako sa iyo. Gigil ako sa iyo. Good morning. Oh my God, it's morning kasi sa akin. I don't know kailan niyo mapapanood to, pero good morning. Aga-aga eh. So yun guys, gagawa lang naman tayo ng reaction video dito sa episode ng Rafi Tulfo. Hindi ako masyadong nanonood ng Rafi Tulfo. May mga ilan lang na pinapanood ko talaga kasi nakakatuwa naman talaga. Kaso, meron itong napanood ko kasi nag-viral siya eh. Nag-viral siya sa social media. Ito ay about dun sa teacher daw na pasaway. Oh my God. Nowadays, teacher na ang pasaway. Oh my God. Nakakaloka ka, Darla. Hindi ka nakakatuwa. So, magbibigay lang ako ng a little bit of background sa kwento ng video na to. Well, alam naman na natin lahat. Pero sige, sabihin ko lang. Nareklamo itong teacher na to kasi nga, pinalabas yung estudyante. Tapos, tinutuktukan daw siya ng suklay sa ulo. At nagkaanda sugat-sugat daw. Guys, wait lang ha. Bago ang lahat, try nyo ang tuktukan yung sarili ng suklay. Ba't naman nila gagawin yun? Paano kaya nagkakasugat-sugat yung ulo dun sa suklay na tinutuktok sa kanya? Kasi ako, tinutuktukan ko din sarili ko ng suklay. Kasi ako, tinutuktukan ko din sarili ko ng suklay. Kasi ako, tinutuktukan ko din sarili ko ng suklay. Baliw! Actually, minsan yung suklay ang pinakakamot ko sa ulo ko eh. Pag sobrang kapit. Sarap kamutin ng suklay. Pero wala naman akong nararamdaman na sugat so far. Nanggigil ako dito sa episode na to. Parang feeling ko may mali eh. May mali talaga. Kasi hindi naman magrarant yung mga tao sa social media about this episode kung walang mali. At ang daming dislikes ah. Take note. Eto, tingnan nyo. Yan. Diba? Mas maraming dislike kaysa sa likes. So it means maraming hindi sang-ayon sa mga nangyayari dito sa episode na to. Which is, kinakampihan kasi ni Sir Rafi yung mga nagre-reklamo. Hindi man lang sila gumawa ng further investigation, hindi man lang niya muna kinausap yung kabilang panig, pinagharap silang dalawa, bago sila gumawa ng conclusion na patatanggal nila yung lisensya ng teacher at tatanggalan nila siya ng trabaho. My God. Do you have any idea kung paano nila pinaghirapan yung lisensya nila? Well, ako wala pa akong lisensya, no? Pero, alam ko ang hirap ng mga kumukuha ng lisensya. Really, nigga? Yung lisensya ng teacher, dugot, pawis at laman nila yan. Yung trabaho niya, na 29 years na nga siya sa service, pinaghirapan niya yung dugot, pawis at laman niya yan. Tatanggalin niyo lang dahil lang doon. Mas marami pa yung nadisiplina ng bata noon. Ngayon niyo lang gaganyanin. Oh my God. 54 years old na siya, malapit na siyang mag-retire. Tapos tatanggalin niyo sa trabaho? Nagigigil talaga ako. Nagigigil. Hindi naman sa nangingalam ako sa buhay ng may buhay, no? Sa segment na may segment, kung ano man yung programang yan, programa ng may programa. Diba? Huh? Pero, utang na loob. Parang ganun na din. Ano na, ha? Huwag yun talaga akong dinadaan. Lasing ako. Oh? Lasing ako. Mag-inom tayo. To. Vitamilk. This vlog is brought to you by Vitamilk. Ito, panoorin natin tong clip na to. Noong November 13, pinahiya yung apo nyo at pinalabas sa classroom. Opo. Bakit po? Dahil lang po sa card na hindi niya po nadala at isasoli sa teacher. Yun lang? Yun lang po. Oh, tapos meron pa kayo sinasabi na binabatukan pa yung apo nyo? Opo, nung mga previous na ano, kasi hindi nagsusumbong yung apo ko, yung previous na mga ginawa niya sa apo ko, doon ko lang nalaman nung nagsumbong na tong apo ko na yung kung anong ginagawa sa kanya. One time doon na nag-ingay yung apo ko, tinuktukan niya ng ganun sa ulo. Tapos sabi nung classmate niya ang kambal, tinutuktukan ng sukla yung apo ko. Kaya pala natakay mami niya nung pinaligon, medyo may sugat-sugat sa ulo. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Diba? Tinutuktukan ng sukla kaya may sugat-sugat sa ulo. Hindi daw nagsusumbong yung bata sa mga ginagawa ng teacher. Alam ko kung bakit. Alam niya kasing mali niya eh. Alam niya siya yung makulit sa klase, alam niya siya yung maingay, na hindi alam ng magulang niya, ng lola niya, na ganun siya. Kasi nga mataas ang expectation nila sa kanya. So, hindi na lang siya nagsusumbong kasi mabubuko yung mga kalokohan niya sa school. Ito pa, yung usapan naman daw nila dun sa principal. Sabi ko, isa lang po, sir, ang gusto ko mangyari dyan sa teacher na yan. Mm. Na mabigyan siya ng leksyon dahil yung ginawa niya sa apo ko hindi makatarungan. Correct. Kasi malaking ano yun eh, yung impact nun sa apo ko, matutroma siya. Although, ang sipag ng apo ko, pumasok, matalinong bata. Andyan sir, yung card, kahit ngayon, papakita ko siya, dala-dala ko. Nay! Natroma agad? Pinalabas lang, natroma agad? Tinuktukan lang, natroma agad? My God! Nung elementary days ko, ako nga, hinahampas ako eh. Pinapalo ako ng ilang beses sa kamay pag walang assignment.
pag naiwan ko yung notebook, pag naiwan ko yung libro, pinapalo yung kamay namin. Pero ako, wala akong palag kasi kasalanan ko naman, di ba? At maraming beses na rin ako napahiya sa school. Nagagalit ako noon. Inis na inis ako noon pag pinapahiya ako. Pero, honestly, hindi naman ako na-trauma. Never naman ako na-trauma sa mga nangyari sa akin. Pasaway akong bata dati. Hanggang ngayon. Dapat magpasagawa sila ng psychological test para doon nila malalaman kung na-trauma nga yung bata. Kasi kung wala namang trauma nangyari, my God, that's too much. Diba? At yung sinasabi niya na matalino yung apo niya, hindi lahat na matatalino, hindi yan gumagawa ng kalokohan sa loob ng klase. Bobo ka man, matalino ka man. Kung irresponsable ka, irresponsable ka, ganon. So, eto yung clip, guys. Panoorin natin yung clip kasi nagigigil talaga ako. Apo, ayan okay. Po yun, sir. Ayan yung teacher, yung naka-red na yun. Yung naka-red na teacher. Apo. Yung teacher. Ayan yung apo nyo. Opo, yung pinalo. Ayan, labas. Ayan, galit siya. Iniwan buti siya. Buti na may CCTV para hindi niya maitanggi. Sinabi niya na manigas ka dyan. Ayun, yung apo nyo nakaupo ron. At, opo. Ayun, pinagtitinginan ng mga estudyante. Opo, ang daming, di ba, yun. Pati yung parents na yun, napalingon sa kanya. Napaya nga talaga yung bata dyan. Yung apo nyo, hiyang-hiya sa sarili at nakayuko. Opo. Yung apo nyo, hiyang-hiya sa sarili at nakayuko. Oh my God! Ano ini-expect nyo? Talaga ganun, di ba? Eh, kaninong kasalanan ba yun? Sa kanya, di ba? Kagagawan niya. Wala pa nga yan sa ibang pagdidisiplina. Wala pa yan. Napakaliit naman na pagdidisiplina yan na inaabot nyo talaga dyan sa tulfo. My God! Ang babaw-babaw niya! Ito pa ha. Hindi makatarungan yung ginawa mo. Okay. Ang taas ang expectation ko sa apo ko, matalino yung bata yan. Malayo pang mararating yan. Ikaw nagsabi matalino yung apo ko. May pangarap yung apo ko. Sa ginawa mo sa kanya, sa takot niya sa'yo, baka mamaya tama rin ang pumasok yung apo ko. Although sipag-sipag na apo ko pumasok. May nararamdaman niyan, pinapapasok namin yan. Dahil ayaw niyang umabsent. Tapos gaganyanin mo lang, ingi ka sa akin ng sorry. No sorry. No sorry. No sorry. No sorry. No sorry. Pahinga na agad dahil lang doon. My God. Nakakatakot na magturo sa Pinas. Gulitan mo lang yung bata. Naku, magpapahinga ka na sa bahay niyo. Matalino siya, sipag-sipag niya yung pumasok, so hindi na siya pwedeng disiplinahin, ganon. Alam niyo, hindi ko mag-gets itong mga konsentidor na magulang na to eh. Pati niyo na lang kaya turuan yung mga anak niyo sa bahay, no? Kayo na lang maging teacher. Kung alam niyo lang, ang hirap-hirap magturo, tapos hindi mo pwedeng disiplinahin yung bata. Diyos ko, paano mo gagawin yun? Paano mo gagawin yun? Kung hindi niyo pala natitrain dyan sa bahay niyo yung anak niyo dahil kinukonsinti niyo nga, apo niyo. Diba? At least dinitrain siya sa school, dinidisiplina siya sa school. Lalaki na may respeto yung anak ninyo, lalaki na hindi pasaway yung anak ninyo. Eh kung kinukonsente nyo naman pala pati sa school, eh dyan na lang sa bahay. Sa bahay na lang, please. Nadadamay pa yung trabaho ng teacher eh, nadadamay pa yung ibang estudyante eh. So pinagagawa ninyo, kakaloka yung mga... So eto naman yung sabi ng nanay niya. Ano daw yung gusto nilang parusa kay teacher? Ito panoorin natin. Kung ano naman po, naawa naman ako kung ipakukulong siya eh. Mag-ganon na lang siya. Pahinga na lang siya sa kanila. Okay. Mawalan siya ng lisensya. Mali yung ginawa niya sa anak ko eh. Pinahiya niya yung anak ko. Oh my God. My gums, Darla. Magpahinga na lang daw siya sa bahay nila. Kasi nga pinahiya niya daw yung anak niya. Naku kayong mga teacher dyan. Huwag kayong mamamahiya. Magpapahinga kayo nang wala sa oras. Nakaawa pa kayo sa lagay na yun, ha? Tatanggalan nyo ng lisensya, pagpapahingahin nyo pa. Oh my God! Nakaawa ka sa lagay na yun? Yung pagtatanggal nyo ng lisensya sa kanya, hindi yun lang. Mabigat yun. Mabigat yun. Sobra kayo, sobra. Hindi naman sa nagmamagaling, no? Kasi nga, lawyer nga naman si Rafi Tulfo, so mas alam niya yung mga batas-batas, ganun. Mas alam niya yung mga dapat gawin sa mga ganyang cases. But then, no? Maraming nakakita, maraming nagsasabi, hindi lamang ako, no? Ang babaw. Maraming paraang pagdidisiplina din sa teacher na hindi naman ganun kabigat kasi hindi naman ganun kabigat. Hindi naman krimen, hindi naman na-rape yung bata, hindi naman na-hospital yung bata, hindi naman nabaliw yung bata, hindi naman nagpakamatay yung bata o kung anumang krimen nangyari dyan sa bata, di ba? Dahil dun sa ginawa ng teacher. Alam nyo, feeling ko ha, mas malala pa nga itong ginagawa nila eh. Pinatulfo nila dahil lang sa mababaw na dahilan. Ngayon, yung bata yung kawawa dyan eh. Yung bata, mabubuli ang bata dahil dyan sa nangyaring to. Siyempre, yung public to. Lalo na ngayon, viral na viral siya sa social media, di ba? Kawawa yung bata. Kung madidepress man yung bata, magkakaroon man siya ng psychological trauma. Dahil yan dito sa nagbabiral na to, natulfo na to. Dahil yan dyan. Kasalanan ng magulang niya kung magkakatrauma siya. Naku, nakakaloka itong mga magulang na to. Di nagigisip, parang feeling ko, ginagawa na lang nila, naghahanap na lang sila ng kung ano-ano ng rason para may maipatulfo lang, para makita lang sa TV, para lang, ano, kahit na napakababaw, pinapatulfo talaga. Pabaranggay nyo kaya muna, no? Dali nyo doon sa pulisya, dali nyo sa DepEd, sa CHED, or kung saan man dyan, Diyos ko, kailangan tulpo agad. Hindi nyo ba alam yung epekto ng social media niyan sa anak ninyo? Diba? Diba? Does it make sense? Diba? Huh?
My God, nag-ibis tuloy ako. So, yun lang, guys. Wala ko pa alam kung may inis kayo sa mga sinasabi ko ngayon, no? I have the freedom of speech. I can say what I want to say, huh? Because it's my right. Wala kayong karapatan na pigilan ako na sabihin kung ano gusto ko sabihin. So, yun lang naman, guys. Gusto ko lang talaga mag-rant. Gusto ko lang talaga mag-comment dito sa video na to kasi inis na inis talaga ako. Mag-maga! So, I hope you guys enjoyed this video. And thank you so much for watching this. Hope to see you again on my next videos. Bye!